babalik po si Dong Jaime. Ngayon po ay magkakabit po ako ng condenser and auxiliary fan. At saka mga hose nito, magkakabit po natin yung doon sa tata. Kasi yung tata kasi wala talaga yung ano, compressor, walang auxiliary fan, at saka yung condenser. At saka mga hose, wala din. Kaya ngayon, magkakabit po ako ng buong aircon ngayon sa tata. Tignan po ninyo kung paano ko ikabit. Ang compressor po, andun na po yung compressor na nakakabit na yata kasi may inutusan kahapon na ikabit yung compressor. Dapat ako magkabit nun at kasali na to. Ay, nakabit na po. Pero madali lang yung compressor at saka ano, hindi man yun. Ito yung mahirap kasi may mga hose ko na at saka gagawa ka pa ng bracket ito. Titignan lang po ninyo kung paano ko gawin ang bracket nito at malalaman po ninyo pag fix nito kung tama ba o kung kwan. Mga folks, tignan lang po ninyo ang aking gawa ngayon sa aircon at saka bracket itong condenser na to, bracket ito. Okay. Mga folks, ito po yung tata na kakabitan ko po ng ito po tata. Kakabitan ko po ng buong ano to kasi walang condenser dito. Dito ko ikakabit yung condenser dito po na nakatayo po siya. At saka wala pong mga hose to. Titignan po natin kung nakabit po yung compressor. Ito po yung compressor na kinabit po nila bago po itong compressor. Madali lang po itong compressor po. May bracket na po dati to. Itatap mo lang yung compressor at may mga bolto na apat po. Apat po yung bolt nito. Dalawa-dalawa. Tsaka yung belt nito, ganun din. May video na po ako dito na ginawa. Paano ikakabit ang belt at tsaka yung ano. Madali lang yung belt. Nakakabit na po. Problema po ito, wala po siyang mga dugtong na hose po. Yan po ang kakabitan po natin mamaya. Tapos yung hose po dito po idadaan yung hose papunta doon sa ano, sa harapan po. Doon po kasi yung condenser at saka yung auxiliary fan, magkasama na po 'yon. Gagawa po tayo ng wire ng auxiliary fan kung saan natin dugtong 'yon. Yan po. Ito po yung ano, kabuuan po.
Ngayon po ay gumamit tayo ng bolt na 10 po yung sukat. Dalawang bolt po sa ano po. Ito siya yung high pressure. Dito naman sa kabila, low. Hindi mo makikita kasi. Thank you.
Siguraduhin po ninyo na mahigpit po. Ito po yung low pressure. Low pressure po ito, ito high pressure. Ito nakakonnect po sa receiver dryer. Ito nakakonnect po sa compressor. Sa high pressure ng compressor. Ito po. Mga folks, ito po lahat po yung ikakabit ko. Ito yung hose na wala po doon. At ito po yung receiver dryer. At gagamit po tayo ng mga o-ring po. Dahil po dito sa mga hose na ito, nalagyan natin ng o-ring na bago. Ito yung receiver dryer niya na ikakabit natin doon para mga fox. Ngayon po ay titignan po niyo paano ko ikabit ang receiver dryer. Mga folks, ito na po yung kabuuan ng bracket po sa baba. At yan po ang kabuuan ng bracket po sa taas. Nakakabit po yung pan. Yan, gagawa po ako ng bracket dyan. Ito po yung ikakabit po na bracket sa baba. Pagkabilaan po yan. Yan. Dito ko po ikabit. Yan po. Doon sa kabila. May bracket din yan. Yun po. Yan. Ito na po yung nagawa ko na bracket. May butas po dito. Dun sa kabila din. Mga folks, nakabit ko na po ang kabuuan po ng bracket po. Yan po. Nakabit ko na po. Ang kabuuan ng bracket. Ngayon po, doon na tayo sa mga hose.
ko ay nalinisan ko na po ito. Ito pong hose na ito ay pupunta po dun sa taas. Kailangan po natin lagyan ng o-ring. Ito po, may o-ring po ito. Ayan po ay may o-ring po ako. Pipili pa ako dito. Saan yung angkop niya? Po ang o-ring po na ang kupos po niya. Thank you.
passing sira ka. Ha? Break na ka mabisyo ko daw. Oh, this one. This one, this one, this one, this one, this one. You finish this one today. Supervisor, follow, finish this one. This one mga kaya passing sira ka. Ha? Passing. Supervisor, follow. Kamas passing. Ha? Supervisor, follow. Binit, finish this one. Okay, jaldi, jaldi. Thank you.
mga Pox, nakabit ko na po ang low pressure niya. Ito po yung low pressure, ito dito. Low pressure po ito, ito yung malamig na hose na low pressure. At ito po ay nakabit. Nakabit po ito doon sa harapan po. Pupuntahan mo natin. Dito po, ito po siya. Ito po yung nandun sa compressor, ang low pressure na malamig, papunta po sa evaporator, sa taas po. Ito po yung, dito po siya dinugtong. Ito po. At ito naman ay, ito namang isa, high pressure, pabalik po, mainit po ito, papunta po ito sa, dito po, ito po na hose, ito. Papunta po dito, kato, ito maliit. Yan, papunta sa receiver dryer. At papunta, pagkatapos ng papunta sa receiver dryer, dito naman siya lalabas, papunta naman siya, mainit po siya, papunta po siya dito sa, ito, dito po sa condenser, ito yung condenser niya, ito, dito siya, pagpunta niya dito sa condenser niya, pag ganun, init siya, papalamigin siya ng pan, papalamigin, pagkatapos lumamig siya, pupunta naman siya dito. Dito po. Ito po siya. Ay wala po tayong hose na ganito. Ito. Wala tayong hose na ganito. Yung hose po natin, hindi po siya mahaba. Nahirapan po ako dito. Kasi ito, ito siya. Ay papunta po ito sa compressor. Itong hose na ito, may hose to siya. Papunta po ito doon sa compressor. Dito po. Nakakunik po yun dito. Ito po, dito po siya nakakonect. Yung doon sa condenser na tinuro ko, ito po ay nakakonect po doon sa condenser. High pressure po. Yan po ang kabuhan. Ngayon po, ay ito po ay dudugtong ko po dito. Ito po ang papunta po ito ng switch. Doon sa switch po, ito po ang ano, nagtitrigger po ng umikot po itong clutch. Ito po. Tapos po, yun ay wala po tayong hose na ikukunik po at yan lang po yung kulang natin. Yung hose lang po doon sa ano, doon sa yan. Yung hose yan papunta sa compressor. Yung bracket po natin ay tapos na po. Final na po. Ito may bracket po na pan. At matibay po yung bracket natin. Nagawa. Yun po. Yan. Yung pan po. At ito po, ay dito po yung bracket natin na nagawa po natin doon. Yan, matibay po yan. Yan po, matibay po. Sobrang tibay. Bracket natin. Pagkatapos po natin, ikukonek po ito dito po sa may wire po ito. Dating wire po niya. Ito po yung dating wire niya. Ito po ay positive. Ito po ay may current at ito po ay papunta, ito po ay ground. Ito po ang ground, black po ang ground. Alam po ninyo, minsan po ay may sasakyan po na ang ground po nila ay brown at white, puti po. Minsan ang madalas po natin na may ang ground na ginagamit talaga na kulay talaga ay itim. Ito po ay ground at ito po ay current po. Idudugtong po natin siya dyan. Ito pong ano po siya, ito po siyang fan po, auxiliary fan. Ito po ay disposable po siya na auxiliary fan. Hindi po siya pwede mong ayusin pag maubos na po yung ano dyan. Dito po sa ilalim, maubos na po yung carbon grass niya. Ay hindi po natin ito maayos. Kailangan po natin palitan ng buo. At ito po ay wala pong problema na mabaliktad ninyo. Ito po ay hindi naman 'to mababaliktad din kasi may ano naman ito eh. May ito po ang ground po niya at ito po ang live niya. May ano siya. Sumusunod sila sa US ano niya 'to? US yata 'tong mga black na ground siguro. Basta ganito. Basta bantayan niyo ang itim ay ground. Tapos i-connect po. 'Yun lang po ang balance nito. Itong wire na 'to, i-connect ko po dito. Ito po, ikukunik ko po dito. Blue to blue po and blue. Blue and blue po, black and black yan. At tapos doon sa compressor po, yung wire po sa compressor. Yung wire po at ito po. Yung hose. Ang supervisor po namin, bumili po sa labas na ulit po ng hose para madugtong po natin to.
At para lagyan na po natin na ibabak, lead test po natin bago po natin gawin po lahat po ng pagkatapos po nito, lahat po ng mga paano natin gawin, lagyan ng prion, ililid test po natin. Lagyan po natin siya ng nitrogen na high po ang parang hangin po siya, na pressure po yan. At tignan po natin, lagyan natin ng sabon. Pagkatapos ng sabon, pag wala tayong makikita ng leaking at hindi bababa yung gauge sa 200, nag-steady lang po siya sa 200, yun po ay ibig sabihin wala po tayong leaking nun. At pagkatapos nun, kukunin natin yung nitrogen, ipapalabas natin at babacuumin na naman natin. Babacuumin. Kunin natin yung hangin doon sa mga hose, dito sa mga hose at sa compressor na hangin doon sa mga hose na sa receiver dry, lahat po ng hose niya nakakunik. Ubusin natin yung hangin sa loob. Pagkatapos ma-empty na po yung hangin, yun po ay ilalock po natin at lalagyan po natin ng prion. Kailangan po, paglagay ng prion, kailangan walang hangin po, nahalo po yung prion na lalagay natin para aggressive po ang compressor, madali po lang lumamig at maganda po ang lamig po niya. At ngayon po, yun, lalagyan natin ng, pagkatapos po mabakyum, lagyan po ng prion. May video naman ako noon, may tutorial ako na video. Doon po ninyo titignan po kung paano po lagyan ko ng paano ko nilid test po at saka vacuum at paglagay ng prion. At ngayon po ito po ay naghihintay po ko sa hose na darating para maikabit ko po yon papunta po sa condenser na kulang at itong wire ikukunin ko. Ngayon po mga folks, pagkatapos nito ay titignan po natin kung malamig pa. Malamig ang isip po natin. Bili na po ng hose at nadugtungan lang po yung dating hose po ito. Dinugtungan lang po siya. Ito na po siya. Yan. Dinugtungan lang po siya. Yan po. Dinugtungan. Papunta po siya ng kompleto na po tayo. Yan po. Nakakabit na po natin yung high pressure. High pressure po, papunta po doon sa condenser, yung dinugtungan po. Kompleto na po. Dinugtong lang po natin to. Ngayon po ay maglilid test po. Maglilid test po ako. Maglilid test. At alam mo po, alam na ninyo po yung maglilid test po at saka mag-vacuum at maglagay ng prion. Kasi may video po ako dyan. Mamaya bibidyohan ko lang po pagkatapos na nito yung paglamig ng aircon po nito. Mga folks, nililitis ko na po, nilagyan ko na po ng nitrogen po yung yung mga hose po. Lagyan ko na po ng nitrogen, ito po ang gamit ko ngayon. Lagay ko po sa 200 yan po. Pag bumaba po yan, ibig sabihin may leaking. Pero kung naka-steady lang po yan, na hindi po bumaba yan, ibig sabihin wala pong leaking at babacuumin na natin pagkatapos nito. Ngayon po ay tanghali na dito at saka kakainan na dito, 12 o'clock na. Kakain muna ako, babayaan ko muna to. Pagbalik ko mamaya at titignan ko kung bumaba ba o ganun lang yung position. Pag bumaba siya, ibig sabihin may leaking. Pero pag naka-steady lang siya, ibig sabihin wala siyang leaking. At babakimin natin. Sige po, sakain muna ako, babalikan natin to umiya. Mga folks, 1 hour na po ang lumipas. Galing po ako natulog. Ngayon nakagising na po ako, bumalik ako sa trabaho. At tinignan ko po yung gates po, hindi po bumaba. Hindi po siya bumaba, ibig sabihin wala po siyang leak. Ngayon po ay babakimin ko po. Kukunin ko na po yung hangin. Ngayon po ay nag-lead test po ako. Ito pong ginagamit ko sa lead test. Ngayon, lipat, magbabacuum na po ako. Dito po, lipat na po sa vacuum. Lipat ko na po to sa vacuum. Dito na po, vacuum at saka sa load ng prion. Sarado po niya to. Ngayon po. Kailangan i-zero po natin to. Ngayon po mga folks ay ang lamig na po ng AC po. Ngayon po ang lamig na po ng AC.
At saka marami pa po itong sira. Ito po, hindi gumagana yung speedometer niya. At ngayon po, ito din yung ano niya, yung magre-race ka, hindi siya gumagana. Daming sira itong sasakyan na to. Yung AC ngayon, okay na. Malamig na po yung AC. Itong ano, hindi po siya gumagana. Oh. Hindi siya gumagana. Tignan ko sa baba, baka problema doon. At ito, ay bibilhan po namin ng ano, parang memory niya dito sa likod niya, nakakabit dito. Yun yung sira niya, ito. Tapos ito, titignan natin doon sa sensor niya sa baba, sa transmission, baka or anong, baka may ano lang, tignan natin. Ito po yung sensor niya po. Ito, nabunot. Natanggal yung ano niya. Dumakabit. Sumakyat na po siya. Yung wire niya sa sakit po ay natanggal po. Yun, umakyat na po siya. Ayun po. Kita po ninyo. Okay na po. Yung aircon na po, tignan natin kung malamig ba sa baba. Mga po, ito na po. Yung AC natin, ang lamig po, nagwa-water po siya, may tubig po siya na lumalabas sa sobrang lamig niya. Ito po yung hose niya. Yun, kita ninyo, yan po, galing sa taas yan, galing yan sa evaporator. Ibig sabihin, sobrang lamig po talaga yung AC natin. Ang ganda na AC natin ngayon, sobrang lamig po. Doon sa taas, sobrang lamig. Yan po. Natapos ko na po yung AC. Ngayon po ay pasasalamat po ako sa nanonood. Nanonood po sa akin. Sa YouTube na ito, nanonood po. Salamat po sa inyo at to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Guys, sa wakas mga pox, sa wakas po ay natapos ko na po lahat po. Pati po yung speed race po niya, race ng power niya dito sa dashboard ay hindi gumagana, na kabit ko na po yung ano niya, problema. At ang pinakamaganda po, ang AC po sobra talagang lamig. Sobrang lamig. Yun, ang pinakamaganda. Tapos ngayon po ay tapos na po lahat. Salamat po sa nanonood. Salamat po sa inyo. May natutunan po kayo kaunti or marami po kayong natutunan. To God be the glory lang. God bless you. To God be the glory. Amen.